paano nga ba mag-install ng ganitong klaseng headlight switch, no? Para sa mga automatic headlight on na motor, kaya ng mga Honda Wave 100. So, panoorin nyo mga bro. So yun na nga mga bro, no. Ngayon naman ay mag-i-install tayo ng headlight switch dito sa bagong ano na to. Pang Honda Wave 100 na cowling, no. So ito yung nabili nating headlight switch, or minsan three-way switch ang tawag. Ayan, so headlight switch ang tawag natin diyan. So paano nga ba tayo mag-install ng ganito? So ako, ginagawa ko, gumugupit ako ng papel na kasukat mismo nung switch sa harap. Parang ganito. Yan, gumupit lang kayo ng papel na ganyan, tsaka nyo butasan. Ngayon, yung butas na yan, kailangan itatapat nyo dun sa size nung nasa likod ng switch. Yon, tatapatan nyo lang yon. Ganun lang. Parang ganyan. So, yan yung ano nya, tapat. Tsaka ako tinape. Ganyan lang, tape lang. Tapos pinwesto ko lang siyang ganyan. Tsaka natin binutasan. So, mabilis ang tutorial lang to mga bro. After mabutasan, ayun, napunit na natin yung mga nabutas. So, may mga natira pa. So, magtitira kayo kasi nga, kailangan nating sinsilin yan, okay? At yung mga yan, so, hindi natin siya in-exacto muna agad. So, tatansya-tansyahin na lang natin. Pag nakuha nyo na yung tamang sukat, gaya nito, ayun, no? So, palagay ko okay naman na to. So, kunting linis na lang. Pwede na nating tanggalin yung nilagay natin kanina. Okay na, ano na, guide, no? So, ganun lang ang technique dito mga bro. Ganun lang yung ginagawa ko. Ewan ko sa iba kung anong discard nila. Baka mas may mas madali. So, para sa akin kasi yun yung nag-work para sa akin. Mas natansya ko siya kung saan yung tamang pwesto niya. So, ganun lang, no? Yun. Butas-butas lang. Gamit lang kayo ng 3mm na drill bit dyan. Tapos, cutter. So, hindi ko na naipakita yung kabuuan talaga, no. So yan, okay na siya. Ganda. Ayan, no. So yung singaw ng konti diyan, okay lang 'yun, mga bro. No, walang problema doon. Pwede yung lagyan ng mighty gasket 'yun para ano. Ito yung sukat pala. Okay, tandaan niyo na lang 'yan. So mabilis lang yung tutorial natin, mga bro, no. Yan, so para lang may idea kayo kung paano natin i-install 'to. Kasi may mga nagtatanong paano ko daw i-install. So madali na lang naman 'yan. Marami namang tutorial sa YouTube niyan. So, nakidagdag na lang tayo. Okay? Ayan. So, mapapansin nyo, maganda kapag ganyan yung magiging headlight switch nyo, kasi pwede nyo ibukod yung park light at headlight. Tsaka yung dashboard, no? So, magkasama yung park light sa likod tsaka yung dashboard dyan sa panel. Pero, nakabukod yung headlight. Okay? Headlight yung high and low switch. Yun. So, okay siya. Yun. Ayos. So, ito yung ano natin. Okay. Ayos yung magandang pag-install. So, gagamit din tayo syempre dyan ng connector socket, no? Pang headlight saka park light. So, tuturo ko rin yung wiring nito pagka sa susunod na video. So, papakita ko kung paano yung wiring nyan. Kung paano siya i-connect dun sa headlight, no? Tsaka sa park light dashboard. So, okay na yan. So, ito yung outcome. Kita nyo naman. Ganda, di ba? So, yan. Dito naman, gagawa naman tayo ng passing switch. Okay, dito tayo mag-install. So, ang gamit ko dito is 12mm na sukat. So, ito yung 12mm ko. Tansya-tansya lang, no? Ang importante lang naman kasi is maigitna natin dun, or kahit maisentro man lang natin ng konti. Yan. Parang guide lang kasi yan. Yung papel na yan. Maganda pag maglagay kayo para hindi kayo magkamali sa pagbutas, no? So, yan. Tsaka lagyan natin ng tape para hindi na gumalaw. So, sa akin, okay na yan. Okay na yan ganyang pwesto para mailagay ko yung passing switch natin. Tapos, lalagyan na natin ng tape. So, hawakan nyo lang siyang ganyan. Parang kung paano natin ginawa yung ano kanina.
headlight switch. So ganun lang din dito para lang may guide. Okay? Yan, para maiwasan nating ma-disalign no yung pagkakapwesto natin. So hindi ko siya sobrang ginit na. Inurong ko siya ng kaunti dito sa bandang kaliwa para madali lang i-access yung daliri. Tsaka yan din naman yung choice nung nagpapagawa sa atin, kaya siyempre siya yung masusunod, 'di ba? Tayo lang yung gagawa. So palagay ko okay na yan. Pwede na natin siyang butasan. At siyempre gagamit tayo ng proper tools. 3mm muna na drill bit. Tsaka sunod natin tong step drill, no? Na 12mm yung nasa dulo. So maganda kung meron kayong ganun. So ito yung lalagyan nating passing switch, or pwede rin yung stainless type. So mamaya subukan din natin yun. So barinahan natin. Una, butasan nyo lang muna sa gitna. Naglagay lang ako ng marker. Yan, butasan na natin yan. After yung butasan, okay, pwede nyo nang gamitan ng step drill. Ganito lang yung ginawa ko kanina sa headlight. Kaso hindi ko na pinakita para hindi masyadong humaba yung video. Tsaka, diba, given naman na na-drill bit yung ginamit dun. So, alam nyo na rin yun. Okay. So, dito lang, pinakita ko lang yung sa passing switch para meron kayong ano, diba? Meron kayong makita kung paano ko siya i-install. So, kagandahan ng step drill, no? Madali na lang magbutas. Yan. Hanggang marating natin yung 12. Yun, 12. Yun, tapos na. Diba? Ganun lang. Tapos, sukatin natin. Sana pasok na. Tanggalin muna natin yung laktat tsaka washer. Okay. Yun. Then, boom! Okay na. Ayun, no? Ganda ng pagkakapasok. Ayos yung pagkabutas natin. Tanggalin na natin yung tape. Kita nyo naman, di ba? Konting linis na lang yan. O, di ba? Ganda na. Lilinisin ko na lang din yan mamaya. Para mailagay na natin itong switch. At makita na natin yung outcome kung okay ba. Oops, nalaglag pa. Yun. O, diba? Kagandahan ng meron kang proper tools eh. Napapadali yung trabaho. Yan, tsaka nyo, sara. Lock na natin yung ano niya, pinaka washer niya, tsaka lock nut. Yun. Tapos tingnan natin kung anong itsura. Yun. So, temporary lang muna yan. Sinubukan lang muna natin. Ayun, no? So, napakaganda, no? Pwede kayo magpalit ng soft na, ano, na passing switch or momentary switch. Yun. So, ito yung headlight switch kanina. Okay na rin. So, yun, mga bro. Sana may natutunan kayo sa video natin na to. So, simpleng tutorial lang naman to. Para lang may guide kayo kung paano nga ba mag-install ng ganito. Diba? Tapos alam nyo yung mga tools na gagamitin. Ito yung outcome natin. Ayan. So, hanggang sa muli mga bro, abangan nyo yung full video nito pag natapos.